Narito ang 152 spoiler ng Jujutsu Kaisen at maniwala kayo man o hindi, mayroon na namang pangunahing karakter ang mamamatay sa chapter na ito at alam kong ito'y magiging isang meme sa puntong ito sa lahat ng mga karakter na pinatay ni Gay, at nawalan ulit tayo ng isa na namang karakter at alam kong alam ninyo kung sino ito sa puntong ito, pero magsimula na tayo sa spoiler. Si Maki ay sinubukang patayin ang kanyang ina, sa tingin ko ang huling beses na nakita natin ang ina ni Maki ay noong si Maki ay papunta sa armory at tila sila ay nagkaroon ng sagutan doon at pagkatapos sabihin ni Maki na gawin niya ang gusto niyang gawin, sinabi ng ina ni Maki na sa isang beses masaya akong ikaw ay aking ipinanganak Maki. Kung bakit sinubukang patayin ni Maki ang kanyang ina ay sa aking palagay ay dahil ang ina ay sinubukang patayin si Maki na isang weird dahil iniisip ko na ang ina ni Maki ay marahil magiging masaya sa kung ano ang ginawa ni Maki pero hindi. Lumilitaw na si Naoya ay buhay, ang panel na ito ay nanggaling mula sa nakaraang chapter na kung saan si Maki at Naoya ay nagkaroon ng napakagandang laban na humantong sa pagtuklas ni Maki ng projection sorcery at tinalo si Naoya sa isang suntok lamang, masyadong malubha na ang kanyang mukha ay lumugso at siya ay malinis na na-KO. Ang isang bagay na pinag-iisipan ko sa nakaraang chapter ay hindi ko inaasahan na si Naoya ay namatay sa chapter na ito. Sa tingin ko masyado pang maaga na patayin siya kung isaalang-alang kung gaano siya matatag at itinayo at kung gaano siya kagandang villain at kung gaano nangangailangan ang Jujutsu Kaisen ng iba pang villain sa puntong ito dahil sa nawala ang ilan sa mga ito sa Shibuya arc kaya ang lahat ng mga ito ay mauunawaan na siya ay patuloy na mabubuhay at gagawa ng ibang masasamang bagay sa serye pero hindi ito mangyayari. Lumilitaw na hindi ito ang kaso dahil ayon sa spoiler ang ina ni Maki ay nabuhay at pinatay si Naoya, kaya yun, si Naoya ay namatay at lumilitaw na siya ay pinatay ng ina ni Maki. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang sabihin na ayon kay King Jinwoo sa Twitter na ang mga leaks ay may tatak na unconfirmed kaya hindi ako sigurado kung ang reference ng lahat ng mga leaks o ilan sa mga leaks na ipinakita dahil ang isa sa mga tweets na ipinost ni King Jinwoo ay pinatay ni Maki ang kanyang ina at pagkatapos ay rinetweet niya ito na ito ay unconfirmed. Kaya hindi ako masyadong sigurado sa puntong ito pero kung ipapalagay ng lahat na sila ay may parehong impormasyon dito, ipapalagay ko na ito ay totoo at sa kasamaang palad si Naoya ay namatay sa chapter na ito at ito ay hindi maganda dahil gaya ng sinabi ko si Naoya ay dakilang villain na kinakailangan ng serye sa ngayon at tila mayroon pa siyang potential dito, at sa tingin ko mayroong tayong magandang dahilan kung bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari sa kwento at sa kung paano ipagpapatuloy ni Gay ang serye. May narration, pagkatapos nito, ang mga membro ng Hei at Kukuru Squads ay misteryosong namatay, ang Jujutsu HQ ay gustong paalisin ang Zenon Clan mula sa tatlong malaking clan pero ang desisyon ay itinigil ng chief ng Jujutsu HQ. Hindi ako nagulat dito pero may ilang membro na lang ng Zenon Clan ang natitira sa puntong ito. Ibig kong sabihin nagdududa ako na si Maki ay literal na pinatay ang lahat ng membro pero tanging ang mga pangunahing puwersa lamang ang kanyang pinatay. Kaya hindi ko alam na sila ay maalintuntuna na paaalisin pero hindi, ang desisyon ay ipinatigil at ipapalagay ko na ang dahilan nito ay may kabuluhan kay Megumi sa kabuuan ng storyline pati na rin sa kung ano ang mangyayari kay Maki at ano ang gusto niyang gawin. Iniisip ko na kung si Naoya ay buhay pa mayroong labanan ng kapangyarihan ang mangyayari pero hindi, si Naoya ay namatay at malabong ito ang mangyayari at pati na rin, sino itong chief ng Jujutsu Kaisen Headquarters. Sa tingin ko, ito ay interesante na ang karakter na ito ay nabanggit dito at ipapalagay ko na sila ay may magandang papel sa lahat ng ito, ibig kong sabihin kung sila ang chief of staff marahil siya o sila ay masamang tao, at siguradong hindi sila panig sa pangunahing cast. Mayroon lamang siyam na pahina ang chapter 152, ang ina ni Maki noong malapit na siyang mamatay ay mayroong flashback noong siya ay namuhay kasama sina Maki at Mai, naramdaman niyang siya ay masaya na ipinanganak niya ang kambal. Ibinigay ni Maki ang walang buhay na katawan ni Mai kay Momo, at dito nagtatapos ang spoiler ng Jujutsu Kaisen, at ngayon ating pag-uusapan ang hinaharap ng serye dahil lumilitaw na mayroong isang buwan na minimum break ayon sa prediction ni Gay, ito ay dahil sa isyo ng kanyang kalusugan, dahil sa kanyang isyo ng kalusugan si Gay ay nagbigay ng mensahe na makikita ninyo sa inyong screen.
Kaya ito ay nakakalungkot na balita, sa tingin ko ay ayos lang sa akin na magkaroon ng break si Gege dahil sa tingin ko ay may ebidensya na kailangan niyang magpahinga kung ating titingnan ang nakaraang dalawang chapter noong si Maki ay nilalabanan ang Hei at Kukuru Squad. Mayroong tila isa o dalawang pahina ang parang draft na di na niya inayos dahil kulang siya sa oras. Tila ito ay malinaw na sabihin nating hindi ito karaniwan sa chapter ng Weekly Shonen Jump at ito ay palatandaan na may kung anong bagay ang nangyayari at sigurado akong maraming mangaka o publishing studio ang magkakaroon ng mas mahabang pahinga dahil sa kamakailan lamang na pagpanaw ni Mira. Sa tingin ko ay karaniwan ang overworked sa mga mangaka sa pangkalahatan kaya gaya ng sinabi ko na maganda ang kanyang desisyon na magkaroon ng pahinga pero nakakalungkot din na marinig na sabihin niyang gusto niyang tapusin ang serye sa lalong madaling panahon at ito ay bumabalik tungkol sa aking sinasabi kanina na kung bakit maraming character ang namamatay sa nakaraang mga chapters at kung bakit si Naoya ay pinatay sa chapter na ito sa kabila na siya ay may malaking potential dito at nakakalungkot na marinig na sinabi niyang sa pamamagitan ng pagkuha ng maikling pahinga hindi ako makakaabot kumpara sa ibang authors. Ito ay hindi maiiwasan depende sa kinaroroonan mong kapaligiran palaging mayroong paghahambing ang ginagawa at sa lahat ng oras gusto mong hawakan ang iyong sarili sa mataas na antas o mataas na standard pero mayroong oras para magtrabaho at mayroong oras para eproyaridad ang inyong kalusugan para maipagpatuloy mo ang inyong trabaho at tila ito ang kailangang gawin ni Gege sa ngayon. Ngayon ang isang buwan ay malinaw na mahabang oras, mawawalan tayo ng apat o marahil limang chapters, sinabi niyang ipapalagay niyang isang buwan kaya ito ay maaaring isang buwan o ito ay maaaring tatlong linggo o mas mahaba pa. Kaya anuman hayaan siyang magpahinga at bumalik na mas malakas at marahil ay hindi masyadong magpo-focus sa sinabing niyang tatapusin niya ang serye sa lalong madaling panahon, kaya ano ang saloobin ninyo sa kamatayan ni Naoya comment ninyo yan sa ibaba, huwag kakalimutang i-like ang video kung nagustuhan mo at huwag din kakalimutang mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content.